Basketball Lovers, good day para sa inyong PBA Governors Cup Finals Update. Sa game 4 nga ng laban ng Barangay Ginebra kontra sa Tropang Giga na kung saan nagbigay nga ng parangal ang PBA sa Best Conference or Best Player of the Conference at Best Import of the Conference na kung saan nakuha nga ng dalawang player ng Barangay Ginebra at ng Tropang Giga at itinanghal na Best Conference Player of the Year ay si Christian Standhardinger. Kaya naman, sa ganda ng inilalaro ni Christian Standhardinger sa Barangay Ginebra ay hindi malayong maging Best Player of the Conference ito. At ang Best Import naman ay ang import ng Tropang Giga na si Rondy Hollis Jefferson. Sa kanyang ipinapakitang triple-double every game ay hindi malayo maging Best Import din ito kontra kay Justin Brownlee. At sa game 4 nga ng inyong match ng Barangay Ginebra at ng Tropang Giga sa score na 116-104 nanalo ang Tropang Giga at naging Best Player of the Conference or Best Player of the Game ay si Calvin Optana. Samantala, matapos nga ma-eliminate ang Magnolia Pambansang Manok sa Governor's Cup ay isang posibilidad na balasahan sa lineup ng Magnolia Templados. At ayon sa report, baka nga posible rin magpalit ng head coach ang Magnolia at tinitingnan na nga ngayon ng SMC management ang posibilidad nito dahil nga ilan konferensya na rin ay hindi pa nakakapasok sa finals ang Magnolia at hindi rin nakakuha na ng kampyonato ang Magnolia sa ilalim ni Coach Chito Victolero. Kaya naman ini-evaluate na ngayon ng management ang kanyang performance kung dapat pa ba siyang manatili or dapat na nga ba mag-step down bilang head coach si Chito Victolero. At ayon nga sa report, mag-a-acquire daw ang Magnolia Pambansang Manok ng mga players. Opo, at ang isang mabigat na balita, hindi lang mga players ang i-a-acquire ng Magnolia kundi controversial players na hindi na naglalaro at ngayon posibilidad ay kanilang bubuhayin ang karera nito. At ito nga ay si Kelly Nabong. Si Kelly Nabong huling nakitang naglaro sa Blackwater Bossing. Pagkatapos noon ay hindi na nga nakaparma pa ng contract extension si Kelly Nabong at lumipat na or hindi na nakita pa simula ng huling maglaro ito sa Blackwater Bossing. Alam nyo ba na si Kelly Nabong malaki ang maitutulong nito sa Magnolia Pambansang Manok especially ngayon na hindi pa makakapaglaro si Ian Sanggalang dahil nga meron itong health problem. At ang posibilidad na pag-acquire ng Magnolia Pambansang Manok kay Kelly Nabong isang malaking sugal sa Magnolia dahil hindi nila alam kung maayos ba nila ang problema na meron si Kelly Nabong. Alam naman natin na meron itong attitude problem kaya namang controversial ang nasabing player. At hopefully, kung idadaan ito kay Coach Chito Victolero at mabago ni Coach Chito Victolero ang attitude problem na meron si Kelly Nabong, ay tiyak malaki ang matutulong nito sa lineup ng Magnolia Pambansang Manok. At take note ha, hindi lang si Kelly Nabong ang posibilidad na i-acquire o kukunin ng Magnolia. Meron din posibilidad na kukunin din ng Magnolia ang superstar ng SMB na si Terrence Romeo. Matatandaan ay hindi pa naglalaro si Terrence Romeo dahil nga meron iniindang back spasm injury. At simula noon ay nakitaan na ng pagbaba ng minuto dahilan na hindi na nga ito nasasama sa rotation ng SMB at malaking posibilidad na magre-request Terrence Romeo ng trade. At ayon nga sa report, instead na ititrade ito sa ibang team ay ititrade na lang ito sa kanyang mga sister team na kung saan badly needed ang kanyang kakayahan. Alam naman natin ang kakayahan na meron si Terrence Romeo, isa itong super scorer. Once na mabigyan muli ito ng pagkakataon na maiangat ang kanyang minuto, tiyak hindi mag
ipapatumpik-tumpik at ipapakita ni Parents Romeo na karapat-dapat ito sa Magnolia Pambansang Manok. Kumbaga, ayon sa report, ito na ang magiging main guy or go-to guy ng Magnolia dahil malaki ang posibilidad na pakakawalan na nga ng Magnolia Pambansang Manok ang kanilang player na si Polly. Sina Terence Romeo at Kelly Nabong, dalawang mga controversial players ang posibleng i-acquire sa mga susunod na araw ng Magnolia para baguhin ang kanilang lineup at palalimin. Kaya aabangan natin kung matutuloy ba ang pag-acquire ng Magnolia. Komento na sa baba ng video para malaman natin ng inyong kasagutan kung bagay ba ang dalawang players sa Magnolia. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers. Kay Sir Ronald Bersubidad, Anthony Lakialon, Jan David Gulapa, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Rini Dulay, Joshua Garcia at si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para maging updated kayo palagi sa kwentuhan. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming maraming salamat po.